Welcome back mga YouTube. Ang topic muna natin ngayon ay tungkol sa mining rig. Mining rig topic muna ulit tayo. Para dun to sa mga nagtatanong kung para saan ba yung mining rig. Kasi may nabasa ako dun sa comment kung para saan nga daw yung mining rig. Bali kasi ganito yan eh. Yung mining rig, ang purpose ng mining rig para mag-mining ng mga crypto coins. Halimbawa, Bitcoin, Ethereum, Ravencoin, marami pang mga klase ng coins na digital. Ibig sabihin cryptocurrency nga. Yung cryptocurrency na yun na minimina nitong mining rig. Halimbawa, itong mining rig na binuo ko, ang minimina nito, Ethereum coin. Kasi Ethereum ang gusto kong minahin at saka Ethereum ang profitable na mga coins sa ngayon. Pero hindi natin masasabi kasi taas pa ba ang value. Katulad ng Bitcoin dati nasa, kung hindi ako nagkakamali, nasa $60,000 ang 1 Bitcoin. Ang Ethereum, umabot ata ang Ethereum ng $6,000 equals to 1 Ethereum. Yung Bitcoin, $60,000 equals to 1 Bitcoin. $60,000 ha. Ang Ethereum, $6,000 lang equals to 1 Ethereum. Pero katulad ngayon, mababa ang nasa bear market. Ang tawag kasi pagka pababa ang graph, pababa ng pababa, puro pababa, bear market kung tawagin nila. Pagka yung puro pataas ang graph, araw-araw hindi bumababa, puro plus ng plus. Ang tawag nila doon, bull market, yung tinatawag nilang to the moon, yung magto the moon nga daw, all-time high. Ang all-time high na naabot nga yata ng Ethereum, $6,000 is equal to 1 Ethereum. Balik tayo sa mining rig. Yun ang purpose ng mining rig. Yun ang ang trabaho niya. Pagtatrabahuin mo siya ng 24/7, pag mamininin mo siya ng 24/7 para makaipong ka ng Ethereum. O kaya kung anong coin ang gusto mong minahin, halimbawa Ravencoin. Pero katulad niya sinabi ko, Ethereum coin ang minimina ko. Sa loob ng 24 hours, halimbawa, depende rin kasi sa GPU ha. Depende sa mga video card mo. Kapag mas high-end ang video card mo, sa loob ng 24 hours, mas malaki ang nagagawa niyang nakukuha niyang value. Halimbawa, yung pinaka na nagagawa niyang minahin. Halimbawa, itong isang video card kong to, ang kaya niyang minahin sa loob ng 24 hours, $2. Halimbawa, isang video card, $2 ang kaya niyang minahin. Hindi yun ha. Hindi permis yun sa na $2. Minsan, $3 sa loob ng 24 hours. Minsan, kinabukasan, pagising mo, $1.5 na lang ang kaya niyang minahin sa loob ng isang araw. Tumataas kasi yung value, minsan bumababa. Yung value ng Ethereum ang tumataas at bumababa. Ha? Pero yung GPU, bumababa, tumataas din ang
value niyan sa market. Halimbawa, nitong mga nakaraang buwan at taon, napakamahal ng mga video card. Triplado yata ang naging ano, o dublado, para basta para mga ganoon, hindi ordinaryo ang presyo ng mga video card kasi nga nagkakaubusan ng video card dahil ginagamit nga pang mining. Kaya nagagalit yung mga gamer eh, wala daw silang mabiling video card dahil kinuha lahat ng mga miner, pinapakyaw. Okay, paano nagtatrabaho ang mining rig? Ang trabaho ng mining rig, para yung server eh, halimbawa, server ng bangko, halimbawa, ngayon, yung mga DIY na mining rig, parang pinapa-arkila mo yung server mo. Server yan, DIY server, mining rig. Ang trabaho niyan, mag-validate ng mga transaction sa internet. Halimbawa lang ha, magpapa-cash in, cash out ka, GCash, di ba? Wala nang middleman ngayon. Halimbawa, hindi katulad dati, di ba? Sa ngayon, meron pa rin ano eh, pera padala. Pupunta ka sa emulator, papakita mo yung katibayan na pinadalang ka, yung information nung nagpadala sa'yo, bago mo ma-receive yung pera. Ang isa sa benefits ng mga cryptocurrency, yun nga, yung wala nang middleman. Ang ibig ko sabihin, punta ka sa tindahan, may nag-GCash, pa-cash in ako. Cash in ba? Cash out? Pa-cash out ako. Etong, ano, magkano, di ba, mga ganun eh. Magkano ba? O send mo sa number na to. Pagka-send mo, bibigyan ka na ng, ano, ng fiat money, yung perang gamit natin. O kaya, magpapa-cash in ka, yung fiat money mo, gagawin mong digital currency, mapupunta na sa GCash mo, pambibili mo na siya ng mga kung ano man ang gusto mong bilhin sa online store, o kaya, pambabayad mo sa bill, nang hindi ka napupunta sa mga bayaran sa mismo, halimbawa, magbabayad ka ng Meralco, may digital currency ka eh. Hindi ka napipila. Nandiyan ka lang sa bahay mo, internet lang sa cellphone mo. Yun ang isa sa benefits ng mga cryptocurrency. Ng cryptocurrency. At yun ang mga binavalidate ng mga server. Yung mga online transaction na nagaganap sa internet, yung mga algorithm, ang nagsosolve yung mga ano nun, ng halimbawa, mga computation, mga nagko-compute nun para mas mabilis sa na-proseso ng transaction yung mga server sa iba't ibang dako ng mundo. Halimbawa, maraming miner eh. Sa buong mundo, maraming miner. Yung mga server na yun ng mga miner nilang nagsosolve ng mga algorithm, mga transaction, binavalidate ng mga miner ng mga mining server, itong mga yan nga yung mga rig na yan, mining rig, sila ang nagbabalidate ng mga transaction sa online. Di ko lang alam kung anong klaseng transaction yung binabalidate nila, basta mga transaction sa internet. In example ko lang yung sa GCash, parang ganun yung mga ang tawag sa kanila, proof of work. Ang Bitcoin hanggang ngayon mga server pa rin ang nagba-validate ng mga transaction nila. Proof of work pa rin ang gamit nila. Kasi ang Ethereum, maraming anong Ethereum eh. Pinasukan pa nila ng iba't ibang purpose. Kaya, hindi natin masasabi kung hanggang kailan lang ang itatagal ng GPU mining, itong mga mining rig. Pwede kasing baka next year, wala ng GPU mining. Para sa Ethereum lang ha. Pero sa ibang coin, pwede pa rin. Ethereum kasi ang profitable pa rin talaga na minahin na coins. Kasi magkakaroon nga daw ng proof of stake. Kaya yung iba, nagdadalawang isip kung papasok sa pagmamining.
Kasi ang pag-build ng mining rig, mag-i-invest ka sa mining rig. Mag-i-invest ka ng mga GPU, mga video card. Eh, ang mamahal ng mga video card. Pwedeng swerte mo kung napakatagal mo nang nagmamining. Halimbawa, 3 taon, 5 taon ka nang nagmamining, sulit na yung mga video card. Kumbaga, ano ka na lang ng ano, tawag nito? Ang problema mo na lang, kuryente. Bayad ka na lang ng bayad ng kuryente. Kasi malakas kumain ng kuryente to. Sa totoo lang, papalo ang sa akin siguro o basta mataas. Mataas ang ano, nung nakaraan, halos basta mataas. Mataas ang ano nito. Nakakagulantang ang presyo ng babayaran mo sa kuryente pag nag-mining na. Okay, hanggang dito na lang muna ngayon ang topic natin. Gusto ko lang sabihin kung ano yung konting nalalaman ko tungkol sa pagmamining. Kasi nga, wala pang 1 year akong nagmamining. Last year, sinimulan kong magmining April ata. Kung babalikan niyo yung mga video ko, makikita niyo kung anong buwan akong nag-start. Sinabi ko dun kung kailan ako nag-start, kung ano na nangyari, kung ano mga na-experience ko. Sana maka 1 taon pa at maipaliwanag ko pa, maituro ko yung mga na-experience ko sa loob ng 1 taon. Hindi pa ako gumagamit ng ano ha, ng iba-ibang operating system. Windows-based lang ang gamit ko, Windows 10. Hindi pa ako gumagamit ng mga Linux-based, mga Hive OS. Pero magaganda daw yun eh. Pero gusto ko munang pokusan tong Windows eh. Gusto ko bago ako gumamit ng ibang operating system sa pagmamining, naka-isang taon na muna ako dito. Kasi napakarami ko talagang problema ng ano eh. Naka-encounter dito eh. Mahirap din, mahirap mag-maintain. Mahirap mag... Kasi pinag-aaralan ko pa eh. Medyo pressure talaga kasi kailangan hindi matenga yung ano, araw-araw siyang magtrabaho. Kasi pag binakanti mo yun ng 1 araw, sayang ang kikitain, para kang nawala ng ano no. Halimbawa, kung pumapalo siya ng 1,000 isang araw, para kang nawala ng 1,000 isang araw. Eh yung mga bayarin, hindi naman tumitigil, di ba? Ano yan? Dire-diretso yan. Kaya dapat, wag din titigil, dire-diretso din. Okay? Ganito lang. Kung nagustuhan yung topic natin, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, share sa mga friends, at mag-comment. Kung anong gusto nyo i-comment, kung saan na-topic natin. Okay? Sa ngayon, okay, magpapaalam na. This is Jamie, signing out.